Samantala, naging magaan naman ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais tumakbo sa SK at barangay elections sa Tayug, Pangasinan. Paisa-isa na lamang kasi ang mga naghahain ng kandidatura ngayong araw. May detalye si Chubby Baraka. Ngayong huling araw ng pag-profile ng candidacy para sa SK at barangay election ay naging magaan para sa Comelec dito sa Tayug, Pangasinan dahil pa isa-isa na lamang ang nag-profile ng kanilang candidacy. At sa bawat mag-profile ng candidacy ay kanilang binibigyan ng notice para sa pagpapadrug test. Tatakbo man sa barangay na matatanda na ay kanilang ininumungkahin na magpa-drug test at wala naman ni isang tumanggi. Ayon kay Kimberly Ponasher, tatakbong SK chairman, maganda itong magpa-drug test ang mga tatakbo para malaman na ang isang kakandidatong politiko ay hindi na involved sa droga. Ayon naman kay Ginang Gina Aquino, mayroong notice silang ibinibigay sa mga kakandidato at kung papayag silang magpa-drug test ay kusa nilang pinipirmahan ang notice na kanilang ibinibigay. At sa darating nga na April 24, signing of peace covenant at pagsasagawa ng voluntary drug test sa lahat ng tatakbo ngayong SK at barangay election. Mula po dito sa Tayug, Pangasinan, para sa Eagle News, Jubi Baraka, I am 1 with 25.